guys! Good morning, everyone! Andito na lang po ang inyong si Supermom OFW around the world. Andito ako ngayon, gumawa ako ulit ng kubos. Araw-araw naman po akong gumagawa. At ito na po yung aking last na kubos for today. Yan, nasunog na po. Yan. Yan. Last na po kasi yung aking ajina tahin. Kaya, tapos na po yan. At i-deliver na natin doon sa lalagyan. At ipapakita ko sa inyo yung aking nagawa for 1 week. Yan na po guys. Huli na lang huli to. Huling tahin. Flour. Kaya, nasunog na po. Pinakita ko lang sa inyo yung aking paggawa today. Ayan po, marami na ako nagawa. Almost, sakit na po ng flour number 2. Ano po yan, kulang pa po yan. Kailangan pa po ng mga 2 pang sacks. Kasi in whole Ramadan po yan ang kakainin nila. Kaya po, ito ngayon, tapos na ako ngayon guys. At samahan nyo ako doon sa aking nagawa na for how many days ng aking kubos. Yan na po. Ay, sorry po. Ito guys yung nagawa ko for today. Ano siya, marami siya. At yan po, oh, nagkaroon na ako ng pasa. Tapos itong ganito ko, mapula na siya kasi everyday akong gumagawa. Kaya guys, halina kayo, samahan nyo ako dun sa aking kubos. Andito na guys, yung aming gawang kubos. Ayan. Yes. Ang dami na pala. Yan, tatlo na yan. Yan, kubos po lahat ang laman. Kubos lahat yan. Kubos po lahat ang laman. Dami na guys. Kailan nyo? Ba't hindi siya crunchy ngayon guys? Ma, hindi ko lang. Ay, kasi hindi nilir. Pinatay kasi ang aircon kagali. Ayun nga, ngayon ko lang binuksan. Tapos pagka ano, yung unahin mo yan na kasi parang ano to. Ay, hindi mo na tutakpan. Baka mga tuyo-tuyo siya. Mamina. Hindi mo natakpan. Huwag na. Kasi hindi ka tulad nito. Oh. Eh, kung natay mga earphone, sino mo patay mo? Ito, dry ito. Oh, crunchy. Sige, patay ng earphone mo. Ano
baba naman, hindi maubos. Pamilagay yan sa labas. Ganun. Ganun pa yata, no? Kahit paano man, basta makalagay. Nakatubaya, nakabaliktad. Kasi nandito daw yung tubig. Mamihilig ko pala ko ng gatas. Buti na. Yung ilan na dyan, yung hula nga nandun. Yan niya ang pag-iing ko. Hindi ka masarap eh. Bumili sila marami yung pera. Yung anong taga Manilo. Mamili pa sila ng gatas. Bakit pa, mamili pa. Mamili pa lang ang ulami. Yung iba nga din. Ayaw nyo lang kumain ng isda. Kasi nung tanong kami, gusto namin isda. Ayaw namin ang manok. Iba nga, walang mailan. Chai lang nga, binibigay. Yung mga chai lang. Buti pa sila, may gatas. Maano din nga, driver namin dito eh. Hi guys. Dikit-dikit na malaki. Shibari. Sibu. Ano pa? Tama na o ano pa ba? Ubusin pa yung isang ano? Ito, natin mo yung si drugs. Action yung pan. Pipilo na yung mga mo. Namigay na ba na siya? Wala pa. Paano yun? Pag namigay, di pulo na naman po. Palahati, parang Ramadan, wala na naman. Tapos, disturb mo na naman sa oras ng trabaho. Magkakasya naman sana to, no? Kung hindi niya papamigay. Yan na guys, tapos na. O, ang dami niya, di ba? Tatlong kaldero, isang box. Tingnan niyo guys, oh, isang box na malaki na 'yan. Yan, tapos. Ganyan lang siya kasi hindi pa siya masyadong dry. Tapos ito guys, yung aking bagong kusina. Yan, ang aking bagong kusina. Wala pa. Sa isang ano pa, baka before Ramadan. Pero nandito na yung aming mga gamit. Ayan, puno na sila ng gamit dito. Puno na yan dyan. Ito yung kalan namin. Yan, ang laki ng kalan. Tingnan nyo naman ang kalan. Kasi ako sa loob. Tapos, yan, meron na rin siya filter. Pinagawa ko ng filter. Sabi nila, maruha lang daw yung electric, yung selling, yung pan na maliit. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan talagang may filter. Kasi, maliit yung kusina, kulong, baka masupukit ako. Diba? Kaya, ginawa nila yun ako ng filter. Tapos, dito naman, guys, sa labas. Gawa din sila dyan ang maliit na kusina. Ayan. Ayan. Ito ay. Yan daw yung slide ng basurahan. Tapos,
Ito guys, yung kamote ko na kinainan ng daga, ayun dahon. Yan o. Hindi na ako tinirhan. Inunahan niya pa ako guys na kumain ng ano ng dahon ng kamote. Kaya guys, ako muna ay magkape kasi ay, ito yung aking tinapay. Ito yung aking kape. Naman yung ulam. Ito yung ano, repolyo na si Hilda. Tinawag na ng amo niya. Kaya yun. Sarap. Init sa chat. Upo muna tayo guys. Kwentuhan naman tayo guys. Kumusta na kayo dyan sa inyong mga kinaroroonan? Malapit na ang Ramadan. Pag Ramadan po dito sa UAE, siyempre fasting po kami lahat. Yung mga ano, mga Muslim. Pero yung mga kasama ko, hindi po sila fasting kasi Christian sila. Ganito po yung pagkain ng tinapay, sausaw sa kape, hugas. Hugas sa kape. Tapos kakainin din. Tapos yun na nga po, Ramadan. Sana wala nang lockdown. Kasi pagka may lockdown pa, mas mahirap kasi maaga yung gagawa ng pagkain para ipamigay sa labas. So kung yung dating oras ang paang gagawin, yung dati kong oras ang gagawin, hindi po pwede kasi may curfew hour dito sa UAE. Kailangan alas 8 dito sa loob ng bahay. Pero before naman mag-adan, before kasi mag-adan, kailangan dito sa loob ng bahay. So lang po ang umagahan ko. Pagod ako paggawa ng kubos. Marami na akong nagawa. Hanang bukas, konti na lang. Pero ubusin ko yung 30 kilos kasi ano, para hindi na ako gumawa sa kalagitnaan ng Ramadan. Okay na guys. San man po kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, ingat po kayong lahat. Kailangan din natin magpalakas para sa ating mga trabaho. Pero huwag tayo makakalimot tumawag kay God, kay Allah, na siya lang yung tutulong sa atin, walang iba. Kaya ang prayers natin talagang taimtim para bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng tibay ng kalooban para huwag tayo sumuko. I will end this vlog and salamat po sa panonood muli sa aking vlog. At sa hindi pa po mga nakasubscribe, please click the subscribe and the bell button para naman po updated kayo sa aking mga videos. Bye po sa inyo lahat at stay safe, 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 safeguard. See you po next vlog. Salamat po sa inyong lahat. Sana po ay suportahan nyo ako sa aking channel kasi magsuportahan lang po tayo guys para sa ating, para din sa atin at para din sa lahat ng mga YouTuber. Good luck po sa ating lahat. Bye bye po and take care everyone. God bless everyone. Bye!